Mula nang masakop ang Pilipinas noong 1521, ang mga gobernador-general ng Espanya ang mga naging leader ng ating bansa mula 1566 hanggang 1898. Higit 98 na ang bilang ng mga naging gobernador-general na tumira noon dito sa Pilipinas. 16 na presidente na sa ating kasaysayan ang nanumpa bilang Pangulo ng Pilipinas nang nagproklama si Emilio Aguinaldo ng kalayaan sa kanyang tahanan sa Kawit, Cavite. Hindi pa rin naialis ang sintensya nito kay Andres Bonifacio, isa si Aguinaldo na pumayag na patayin si Bonifacio nang walang anumang paglilitis. Sinasabing si Andres Bonifacio ang siyang dapat hirangin bilang unang Pangulo ng bansa at pinakadakilang bayani ng ating kasaysayan. Magkagayon man, January 23, 1899 sa Malolos, nanumpa si Aguinaldo bilang kauna-unahang Pangulo ng Unang Republika ng Pilipinas. Sa gitna ng kanyang panunungkulan, dumating naman ang puwersa ng mga Amerikano. March 23, 1901, nadakip si Emilio Aguinaldo at napasailalim ang buong Pilipinas sa pamamahala ng Amerika. Kasabay nito ang United States Military Government mula 1898 hanggang 1902, at mga naging civil governor mula 1901 hanggang sa bigyan tayo ng Amerika ng karapatang maghalal ng Pangulo noong 1935. Si Manuel L. Quezon ang ikalawang naging Pangulo ng Pilipinas, ngunit sa ilalim pa rin ng Amerika. Tinawag itong Commonwealth. Mayroon pa rin representante ang Amerika na tinawag na High Commissioner to the Philippines. 1940, naamyendahan ang ating konstitusyon na pwede magkaroon ng re-election ang naging Pangulo na. 4 taon kada termino. Kaya't nanalo muli sa ikalawang pagkakataon sa pagka-presidente si Manuel L. Quezon noong 1941. Ngunit, Disyembre 1941, sinalakay ng mga Hapon ang Pilipinas. Para sa kaligtasan ng Pangulo, nagpunta si Manuel Quezon sa Amerika. 1943, inilagay ng mga Hapon sa posisyon bilang presidente si Jose P. Laurel. Tinawag itong puppet state ng Japan. Si Laurel ay hindi hinalal ng bayan. Kinilala ng Japan si Laurel bilang Pangulo ng Ikalawang Republika, kahilera ang mga naging military governors ng Japan noon. Sa Amerika, naratay at nagkasakit ng tuberculosis ang lehitimong pangulo na si Manuel Quezon. Namatay noong August 1, 1944. Ang kanyang vice-presidente na si Sergio Osmeña, na nasa Amerika rin, ay agad na pinasumpa sa Washington sa Amerika bilang kapalit ni Quezon. Pagamat sa ilalim pa rin ng Commonwealth, inilaban ni Osmeña ang usapin ng formal na pagpapalaya sa Pilipinas. 2 taon lamang ang inilagi ni Osmeña bilang pangulo, kasabay ng pagsuko ng Japan sa Amerika. 1946, nagkaroon ng eleksyon sa pagka-presidente. Hindi nangampanya si Osmeña habang si Manuel Rojas, na dating Senate President, ay inikot ang buong bansa. Natalo si Osmeña at nahalal sa pagka-pangulo si Manuel Rojas. Kasabay ng kanyang proklamasyon ang pagpapalaya ng Amerika sa buong archipelago noong July 4, 1946. Maraming iskandalo ang kinasangkutan ng administrasyon ni Rojas. Naputol na lamang ang kanyang pamamahala nang atakihin ito sa puso habang nagtatalumpati sa Pampanga noong May 28, 1946. Ang pumalit na presidente, walang iba kundi ang kanyang bise na si Elpidio Quirino. Nanalo rin si Quirino sa eleksyon noong 1949. Gaya ni Manuel Rojas, matinding dagok din sa kanyang administrasyon ang lumalakas na puwersa ng hook o mga gerilya laban sa gobyerno. Pinagpatuloy ni Quirino ang nasimulan ni Rojas patungkol sa insurance, katulad ng sa health, maternity at labor opportunity. Sa kanyang pagtakbo sa kanyang ikatlo sanang termino, tinalo siya ni Ramon Magsaysay na tinawag na Pangulo ng Masa. Sa administrasyon ni Ramon Magsaysay, kinilala ang bansa bilang pinakamalinis na gobyerno sa buong Asya. Naibsan ang problema sa gerilyang hukbalahap at gumana ang ekonomiya at naging sentro ang agrikultura. Pinagmulan ng hanap buhay at pagkain ng mga Pilipino. Ngunit noong March 17, 1957, bumagsak ang eroplanong lula ng Pangulo sa Cebu na kinasawi ng mga sakay nito. Pinagpatuloy ni Carlos P. Garcia ang natitirang siyam na buwan ni Ramon Magsaysay at nanalo bilang Pangulo sa halalan noong 1957. Ang administrasyon ni Garcia ang nagbigay pagpapahalaga sa kultura ng mga Pilipino, kung saan mas kinilala ang mga Pilipino artists, scientists, historian at writers. Ngunit natalo si Garcia sa pagkapangulo noong halalang 1961. Si Diosdado Macapagal ang sumunod na Pangulo. Inilaban ni Macapagal ang socio-economic program
land reform at sinugpo ang korupsyon sa bansa. Inilaban din ang North Borneo bilang ating teritoryo. Sa kabila ng kanyang mga nagawa, natalo pa rin siya ni Ferdinand Marcos sa pagkapangulo noong 1965. Nahalal si Ferdinand Marcos bilang pangulo. Sa kanyang termino, inulansad niya ang infrastructure development funded sa pamamagitan ng foreign loans. Nagpatayo ng mga gusali, tulay at marami pang iba. 1969, muling nanalo bilang pangulo si Marcos sa ikalawang termino. Dineklara niya ang martial law noong September 21, 1972. Ito daw ang pagpapalawig ng proteksyon ng bansa laban sa mga gustong sakupin ng Pilipinas at pagpapalawag ng seguridad ng mga Pilipino laban sa mga rebelde. Dahil sa martial law, nagkaroon ng issue sa press freedom, pinasara ang Kongreso at pinadakip ang ilang mga kumakalaban sa administrasyon. Sa martial law din, nabura ang posisyon ng Vice Presidente. Ngunit sa kabilang banda, nang magkaroon ng botohan noong July 1973 bilang tinawag na Philippine Martial Law Referendum kung saan nagbigay ng resultang 90.77 ng boto ng yes na tama lang ang pagdeklara ng martial law. Ang 1973 Constitution na naamyendahan noong 1981 na nagpapatuloy sa isang naging pangulo na tumakbo muli na may termino na 6 na taon. Pinawalang bisa ni Ferdinand Marcos ang martial law noong January 17, 1981. Halalan 1981, 6 na buwan mula nang tanggalin ni Marcos ang martial law, siya pa rin ang nanalo bilang pangulo ng Pilipinas. Ito ang simula ng 6 na taong termino ng isang pangulo. August 21, 1983, isang pagkakataon na pinapatay si Ninoy Aquino, ang tinuturong mortal na kaaway ng mga Marcos. Itinanggi ng Marcos ang asasinasyong iyon na idinidikit sa kanila. At nangatwirang ang mga Marcos pa nga ang nagbigay pribilehyo na mapagamot ito sa Amerika kasama ng kanyang buong pamilya. Malaki pa rin palaisipan kung sinang utak sa pagpaslang sa dating senador. Dahil sa umusbong na tensyon, nagkaroon ng snap election noong 1986 kung saan nakalaban ni Marcos si Cory Aquino. Ayon sa COMELEC, si Marcos pa rin ang nanalo. Higit 1,000,000 katao ang nagpulong-pulong sa EDSA upang ipaglaban ang kanilang tinuring na pag-aalsa para sa demokrasya laban daw sa kurap at diktador na si Marcos. Dahil sa matinding kaguluhan sa Maynila at ang leader ng militar ay pumanig na rin sa mga Aquino, nagpasya ang mga Marcos na lisanin ang bansa at ma-exile sa Hawaii sa Amerika. February 25, 1986, idineklarang pangulo si Cory Aquino. Sa kanyang pamumuno, ilang kudita rin ang kanyang naranasan. Naedikit rin sa kanyang pangalan ang pagbenta ng mga ari-arian ng gobyerno sa mga pribadong sektor, maging ang di pamamahagi ng lupa ng kanyang pamilya sa Hacienda Luisita. Nagdag pa ang pagsisimula ng pagtaas ng mga bilihin. Sa kabila nito, kinilala si Aquino sa pagsasaayos ng democratic transition at restoration sa bansa, kasabay ng PIP Republic's 1987 Philippine Constitution na naglilimita ang mga pangulong naglingkod na ng 6 na taon at hindi na maaring tumakbo pa sa parehong posisyon. Taong 1992, nanalo bilang pangulo ng Pilipinas Fidel V. Ramos. Isang pagtataka ito sa kampo ni Miriam Defensor Santiago na sinasabing ang halala na iyon ay palagian ng brownout. Hinihinala ng karamihan na dinaya si Miriam Defensor Santiago ni Ramos. Naging kontrobersyal ang proyektong Expo Pilipino sa kanyang administrasyon. Nanalo naman noong 1998 election si Joseph Estrada at dahil sa isyu ng pandarambong at tagong yaman na naimbestigahan, taong 2001 napilitang umalis si Estrada sa Malacanang unconstitutionally. Kinulong ito sa kabila ng immunity ng isang pangulo. Idiniklara bilang pangulo si Gloria Macapagal na ang naging sentro ay ekonomiya ng bansa. Naging kontrobersyal si Arroyo sa pagtawag nito sa isang COMELEC official na rason ay maprotektahan lamang ang kanyang boto. Ngunit mahigpit na pinagbabawal ito ng batas, maging ang botong nawawala pabor kay Macapagal noong halalang 2004. Siya pa rin ang nanalo bilang pangulo noon. Namatay si FPJ noong taong ding iyon at huli na lamang nakita ang pandaraya sa Lanao del Norte, Lanao del Sur, Cotabato City, Maguindanao, Tawi-Tawi, Sulu at Sultan Kudarat na sinasabing nagkaroon ng dagdag bawas at pabor kay Gloria Arroyo. Taong 2010 nang manalo sa pagkapangulo ang anak ni Cory Aquino na si Noy Noy. Sinasabing naging malaking impluensya ang pagkamatay ni Cory noong 2009 sa pagkapanalo nito. Taong 2016, hinalal bilang pangulo si Rodrigo Roa Duterte, ang 16th na pangulo ng Pilipinas na nagsugpo sa usapin ng droga at korupsyon. Mula noon hanggang ngayon, ang mga lider ng ating bansa ay nagsisimbolo sa kasaysayan ng bawat buhay nating mga Pilipino.
sumisimbolo sa ating bansa, ngunit ang lipunan at ang mamamayang Pilipino pa rin ang tunay na sentro ng isang nasyon. Huwag nating kalimutan ang pinaglaban ng ating mga bayani at mga naging lider para makamit ang tunay na kalayaan at demokrasya para sa ating bansa. Mabuhay ang lahing Pilipino, mabuhay ang Pilipinas, at ito ang Pinoy History. Consecrate myself to the service of the nation, to the service of the nation. So help me God. So help me God.